guys, welcome back to my channel, Richel here. And today's video guys is pag-uusapan po natin yung mga bagay na hindi natin dapat gawin when we are here in Singapore or if we are planning to visit here in Singapore. Ito po yung dapat natin isaalang-alang para sa matiwasay nating paglalakbay papunta dito sa Singapore. So yan, ito yung pinakauna po talaga at pinakabawal sa lahat. Kahit saan naman siguro bawal po ito, yung possession of illegal drugs, bawal po siya guys. Dahil kapag nahulihan kayo ng kahit konti man lang, di tayo po yung katambas niyan dito guys. So kaya mag-ingat po tayo, wag nang sumubok, or wag nang magplano pa dahil wala rin mangyayari sa'yo, mapapahama ka lang talaga. Next po is yung bubble gum. Ipinagbabawal po talaga yung bubble gum dito, kaya wag nang magdala ng bubble gum dahil hindi nyo rin yan makakain. So yan, pag-ingatan natin at alalahanin natin yan, tandaan natin yung mga bagay na yan. Next is eating and drinking in public trains at saka sa mga bus. Bawal po yan. May mga multa po pag sinuway po ninyo yung mga yan, yung mga pag-inom at saka pagkain sa mga train dito. Bawal na bawal po yan. Next po is yung vandalism. Bawal po magsulat-sulat ng kahit na ano, kahit saan sa mga padar-padar dito. Bawal na bawal po yan. And then, next po is jaywalking. Tumawid po tayo sa tamang tawiran. May mga pedestrian naman po na dapat ninyong tawiran. Or mga bridges po na doon kung saan po kayo doon makatawid. At para na rin po sa inyong kaligtasan, kaya huwag po kayong mag-jaywalking. Huwag magtapo ng basura kung kahit saan-saan. Huwag maging murara dito guys. Para po hindi kayo makapagmulta, iwasan po natin yung pagtatapo ng mga basura kung saan-saan guys. And then, mag-smoke ka lang po. Bawal magsigarilyo sa kahit nasaang lugar. Magsigarilyo lamang po sa mga designated area kung saan kayo pwedeng magsigarilyo. Dahil meron yan silang mga ano eh, may mga places sila na doon ka lang magsigarilyo at may mga area sila na dyan ka lang, huwag ka nang lumagpas sa mga line na nilagay nila sa mga area na yon kung saan kayo dapat magsigarilyo. Next guys is flush the toilet. Kailangan mong mag-flush ng toilet kung nag-toilet ka sa mga public toilet dito, dahil kapag na-random check ka po at hindi ka nag-flush ng toilet, magmumulta ka po. Kung sumasakay kayo po sa bus guys, huwag po talagang kalimutan na mag-tap in ng inyong card at saka mag-tap out, dahil wala po silang mga konduktor para mangulekta ng inyong mga pamasahe. So, ikaw na po mismo ang mag-tap sa iyong card and then mag-tap out ka po. Kasi pag hindi ka po nag-tap in ng iyong card, minsan po nag-random check po sila. Kung nag-random check po sila, so pag mahuli ka na hindi ka nag-tap ng card, mas mahal pa yung magiging bayad mo kaysa sa pamasahe mo. At saka kung hindi ka man din naman nag-tap out, pagpalabas ka na ng bus, yung buong biyahe ng bus, yun yung maximum fare mo. So, ayan. So, better tap in and tap out kapag nagbabiyahe kayo by a bus. So, sa train, okay lang naman kasi hindi ka naman talaga makakapasok kapag hindi ka nag-tap in at hindi ka makakalabas pag hindi ka nag-tap out. So, Singapore is among of the most dynamic and fast-growing country in Asia. So, among of the safest country also. So, yan guys, maraming mga places na pwede nyo puntahan dito na I'm pretty sure na mag-i-enjoy po talaga kayo habang nandito kayo. So, if you are here, top places na dapat ninyong puntahan at hindi nyo dapat ma-miss habang nandito po kayo sa inyong pamamasyal. Unang-una po dyan is yung Sentosa. Nandyan po yung Palawan Beach and yung Tiger Sky. Dyan sa Palawan po. Dyan sa Sentosa.
And then next is yung garden by the bay. It is a modern public and another claim land. Marami pong mga bulaklak doon, guys. Seasonal po yung mga bulaklak na nandoon. Makakakita kayo po ng sakura when in times of sakura, yung mga flowers na sakura, ganun. Next, guys, is yung merlion. Popular po ito. Sa mga taong nagpupunta dito, mabilis lang siyang puntahan at madali lang din siyang malocate. And ito yung half lion and half fish po na statue dun sa may Marina Bay na bumubuga po siya ng tubig. Yan po, guys. Marami pong namamasyal dyan. Next po is yung Universal Studio Singapore. It's pricey but if you can afford, guys, why not, diba? Ito po yung movie and theater theme amusement park. Yeah. So, yan, guys. Mahal siya konti, but kung makaka-afford ka, bakit hindi? So, Marina Bay Sand, Singapore. Ito yung push hotel na may infinity pool and spa. Dun sa taas po is yung pool and then yung sa baba po niya, ito yun po yung mga hotel. So yung parang bugis barko dyan, yan po yung Marina Bay Sands at pool po yung nasa taas. Yes, guys, napakagandang lugar. And then night safari. Ito yung zoo for nocturnal animals, ang night safari. And then next, guys, is yung Orchard Road. Yes, kung saan mo makikita yung mga high-end hotels, nandiyan sa Orchard. Shoppings, nandiyan sa Orchard. And then, yung not the least, yung huwag natin palampasin, guys, is yung Little Philippines sa Orchard, which is yung Lucky Plaza. Doon mo makikita po, guys, yung lahat ng mga Filipino na nag-meet up every Sunday. Doon po yung mga Filipino food, Filipino restaurant, mga Filipino shop, at saka mga remittances nandun po sa Orchard Road. And then, guys, yung Singapore Flyer, it is a 165 meter tall observation wheel. So, it takes 15 minutes, guys. It takes for you 15 minutes para malibot mo ang buong ride. 15 minutes po siya, guys. Napakahina lang po ng takbo niya at makikita mo yung overview ng Singapore, especially yung sa Marina part po. Yan po yung mahina lang po takbo niya kasi observation lang po siya para sa mga views. So it's good for an experience, but masasabi mo na ayoko nang sumakay, tama na yun. Yun lang yung masasabi mo pag nakasakay ka doon. For experience, it's good, but kung sasabihin mong babalik-balikan mo, nasa sayo na yan kung hindi ka magsawa na sumakay dyan. And next, guys, is yung Singapore Zoo. It is a rainforest. It is a rainforest settings na zoo. So, yan, guys, marami ding nagpupunta dyan, especially yung mga amo nagpupunta talaga dyan kasi gusto nilang dalhin yung mga anak nila. Yan. Next, guys, is yung Botanical Garden na nandyan sa, malapit lang yan siya sa Orchard. Is a few stop lang po na nasa Orchard po, guys, is a Botanic Garden. Malawak po siya na garden, guys. Maraming namamasyal dyan, mga tourists na namamasyal dyan. And then may mga nagpipicnics din. May mga shelter naman dyan, guys, whenever it will rain or matindi yung sikat ng araw. May mga shelter din dyan sa Botanic Garden. Pag nandito kayo sa Singapore, enjoy your travel po, enjoy your stay para po maging sulit po yung inyong bakasyon. So, I hope na nag-enjoy po kayo sa aking video or may natutunan po kayo sa aking video. At if you feel you like my video, please leave me a thumbs up, guys. And if you haven't subscribed my channel, please smash the red bell button, guys, para maging updated kayo on my next video. Pakiring na lang din pala ng bell, guys. So, see you in my next vlog.